Banyak mo! Wow, oo oh, nga. Negative naman tayo. Takot, takot, takot. Positive people, so, but negative. So, hindi na tayo. We wake up like this. Loren, aminin mo, mas maganda kapag wala ka pang makeup. Oh. Alam mo talaga, alam mo kasi ang makeup, tumatanda tayo. Eh, syempre, ayaw natin magbukang matanda. Oh. Ganyan ang isang senadora pagka behind the scenes. But actually, Loren, this was usual in the news department. Maaga ko kayo iniwanan eh, 98. Yeah, that's why some people, yung mga bata, hindi ka na matandaan as a newscaster. Yeah. Teka muna, mm-hmm. Hindi pa interview, mamaya na yung kwentuhan. Ay, Corina, hi, welcome. Ang ganda ng garden mo, nakakainit. Yung aking munting gubat, no? Sana all. Alam mo, sulit yung pagtatanim ng mga punong ito at itong mga halaman. At pagtag-ulan, gaya ngayon, ay libre ang patubig, di ba? Oo. Alam mo, ibig sabihin nito, may tubig dito. Kasi puno ng tibig. Ano? Tibig. Tibig? T-I-B-I-G. Okay. At pag meron daw... Nako, baka yung mga eksperto dyan, sabihin mali ako. Oh, ano? Pag meron daw tibig, ay may tubig somewhere. Ah. Kaya siguro, lush dito, may oo. Tubig dito. Maganda talaga naman ang lupa sa bahaging ito ng Pilipinas. Oo. Ang sarap ng presko, no? Presko, lalo na paghapon, pababa ang araw. Perfect! And, so, and thank you for visiting me again. This is my second time here, but then, of course, madalian tayo noon. Sabi ko, kung i-interviewin natin si Senadora Loren, kailangan talaga, medyo mas malaman natin yung, ano bang pinanggalingan itong kanyang pag-aplantita na wala masyadong may alam. Alam nila, Miss Environment ka. Pero kailan ba nagsimula yung talagang hilig mo sa halaman? Siguro mula nung napanak ako, Corina, dal sa Malabon kami. Ang Malabon noon ay parte pa ng Rizal, hindi pa yan Metro Manila. So parang probinsyana talaga. At sa isang compound na limang bahay ng aking mother side na lolo at lola, na dati raw yung aming compound sa Malabon ay golf course. So ibig sabihin, greens lahat. Tapos ang liliit lang ng bahay na bungalow, tapos puro talahib. At ang mga puno ng mangga, ng kaimito, ng sampalok, hanggang yung mga alami aratilis, mga sinaunang mga... Laman ako ng aratilis. Ayun, okay. Ayun. Diba, inaakit ko yan, inaakit. Ayun, yun, inaakit yan. Hanggang mga coconut. Tapos may treehouse ako noon. Meron kaming maliit na bahay kubo. Yan tunog ng hangin. Tuwing hapon, yan ang gusto kong naririnig sa Malabon. Yun ang kinalakihan ko. Problema ng mama mo na sobra kang palaaral. Pero sa dad mo naman, ano ang tingin niya ang sa'yo? Ang papa kasi tahimik lang. It was matriarchal yung aming pamilya. Ang mama ang mandando. Mm. And even I was living with my grandparents, pati ang lola maming, siyang mandando. My grandfather was a journalist, editor-in-chief ng pre-martial law Manila Times. Mm. Tahimik lang. Yung mga lalaki ng pamilya, tahimik. Oh. Yung mga nanay ang disciplinarian. So ang mama, very, very close kami ng mama. Pero sobrang stricto rin ang mama. Siyempre protective, di ba? Only girl. Only girl ka rin. Right. Eldest and only girl. So worried siya na masyado kong dinidibdib ang aking pag-aaral. At pag hindi ako, hindi kasing taas ng grade na gusto ko, although mataas na rin, masyado akong dinididib. So worried siya sa ganun. Then si nanay ko is like my second mother. And nung nawala ang mama, nanay na talaga ang mama ko. She's still with me here. She's 88. Wow! Yeah. Wow! She never married. Mm-mm. Siya ang nag-alaga sa akin mula nung ako'y napanganak. Wow! At inalagaan mo na rin siya? Inaalagaan ko siya. I love her like my own. Mm-mm. Never siya nagkaroon ng sariling pamilya niya. Umalis siya sa Ilocos, taga-Paway, Ilocos Norte, dahil hindi siya pinag-aral ang kanyang magulang. Si nanay ang naging ehemplo ko na walang hindi kaya. Alam mo, wala siyang tinapos na grade school, marunong siya mag-dressmaking, mag-tailoring, parang electrician pa siya, siyang gumagawa ng sewing ko, marunong mag-ayos ang bahay, sarap magluto, inaalagaan ako. My mom was always there, pero
ang image ko sa mama ko, working palagi. Nag-utos na yun. Pero organisado lahat. I mean, who knew na ang isa sa mga real-life heroes mo at idol ay ang yaya mo? Si nanay. Si Ilocanang nanay. O, Ilocanang nanay. Yung ugali ni nanay. Mas kaugali ko yata. Si nanay. Di ba? Kung sinong nagpalaki sa'yo, ay yun ang kaugali mo. Si nanay sobrang stricto. Pero paano nangyari, Lauren? Well, you know, I knew Lauren since she was Lauren, right? Kaya hindi senadora ang tawag ko sa kanya. Course, pero Lauren senadora na, po itong kausap Lauren, ko. Lauren. So, paano nangyari, Lauren, na napaka mapag-isa mo, tahimik ka, gusto mo ng katahimikan, parati kang silent, napunta ka sa TV, commercials, siya po ay na-discover para sa isang commercial habang nagja-jackstone. Paano nangyari yun, ikwento mo yun? Ay, nako, Corina, kasi compound. Oh. So, naka-shorts, pantarorong matawag doon, maluluwag, tapos naka-sando. Naka-dragon, alam mo yung dragon slippers? Mm-mm. Oo, yun, chinelas. Oo. Nag-jackstone. Smagol, oo. Smagol ba ito? I was like 15 years old. Doon sa bahay ng pinsan ko, Bautista, first cousin. Siya, maganda, ang talent ng close-up commercial. Mm-mm. Kasama yung boyfriend niyang guwapo. Tapos, pirmahan ng contract. Nakita ko nung talent caster. Tapos sabi, ngumiti. Eh, ayan, sungki. Tapos nagbigay ng card kung gusto ko raw mag-commercial. The next day, nagpunta ako sa J. Walter Thompson. Oh. Nag-apply ako for the crowd. Okay. Tapos, sabi nila, gusto mo ba maging main? Eh, may main na sila. So, they had to recast. At ginawa akong main. Tapos, pinamemorize ako ng isang script. Mm. Pinabasa minsan. Eh, wala pang teleprompter noon. Binigay sa akin. Tinignan, pwera yabang to, Kuringa. Binasa ko, tinabi ko, sinabi ko sa VTR. Nagulat sila tong 15 years old, memoryado ka agad. Oh. Tapos, I don't know kung yung araw na yon or sabi, we'll come back. We signed the contract. In this close-up moment, you need close-up confidence. Pero bagay sa'yo, leading man mo. Ay, ang gwapo nun, no? Mm-hmm. Oo, doktor nun. Oo, eh, bata-bata ko nun. So, I earned 900 pesos. Oh. At nagsunod-sunod na ang pagiging commercial model ni Lauren. Nako, ang Pond's Cream. Oo. Solo yun, 1976. Totoo. Tapos nag Sun Silk commercial sa bote. Okay. Nako, sa bawat bote nandun. Saka nandun ka? Iba-ibang kulay ng bote. Okay. Oo, makapal pa buhok ko nun eh. Nawala na kalahat eh. And then? Tapos, what did you do? So, kumikita ka na, bata ka pa lang? Yes. I was in high school and college, kumikita na ako sa hindi lang TV and print commercials, nag-host ng mga events. Teka muna, sandali wala lang. Wala akong manager. Wala kang, so ikaw lang kinakausap ako diretso? Ako kinakausap po, ako nag-negotiate. Ano sabi ng mga magulang mo kung saan-saan ka lumalabas? Dinadrive ako ng papa ko, kung hindi naman ang driver ni lola ko. Hmm. Nagpapaalam naman kay mama, dinalaman na nila siyempre kasi nagpaalam ako sa mga madre yung una kong commercial. Tapos, merong Blue Clinic shampoo, may Kanebo Cosmetics, merong Kodak, lumabas pa sa International Reader's Digest. Wow. Tapos, meron pang Happy Toothpaste. Correct. My choice, Happy Gold. The gum formula toothpaste and laminated chews. So, paano naman sa gitna ng lahat ng yan, nasingit yung pagiging disc jockey mo? Ay, nako, VJ. Ang tawag nun DJ noon. DJ. Ngayon VJ, di ba? Oo. Kasi nag-apply ako or kinuha ako, nag-apply ako sa Channel 7 sa, alam mo yon, Apo Hiking Society. Oh my. So, meron silang, hindi mainstay, extra lang daw sa gilid, taga-spills yan ang salita. Correct. Tawag DJ. Mm-hmm. Aba, o di may sideline pa ako, may DJ pa ako dyan every week yun, once a week. I think ang sweldo ko noon, 1,000 a week. Aba, di malaki. 4,000 a month noong 1980, 81. Kaya nga, saan mo dinadala pera mo? Aba, nag-i-invest ako noon. Una, nag-savings ako sa banko. Pangalawa, nag-down payment ako sa real estate, sa condo. Tapos, tinuruan ako ng mama ko rin mag-invest sa jewelry na tumaas na ang presyo. Wow. And then, nag-real estate pa ako. Yung unang in-investan ko, buy and sell. Habang nagatrabaho. Original lagarista si Lauren Legarda. Lagarista, totoo lagarista yan. Lagarista ka, dai. Meron pa akong negosyo na rental ng mga tapes.
ng Betamax sa bahay. Correct. Kasi sa Malabon, yung aming subdivision, pwedeng buksan yung gate, tapos nandun, meron akong maliit na tindahan linagay, di merong Betamax rental. Di ba? Uy, meron pa akong damit, ha? Nagbebenta ka rin ng damit? Sa Green Hills. Ibang klase ka, para ka mauubusan ng panahon. Mahilig lang talaga, kasi... nakatutuwa lang ako. At saka syempre, you have to augment your allowance. Right, right, right. Nagbe-bake pa ako. Baking? Binibenta mo rin? Oo. Regalo at saka benta. You made me remember all of these things. I really believe in looking back. Yeah. Because it, parang napapaalala sa'yo kung sino ka, paano ka naging ganon, yes. Diba? Doon na nagsimula yung Lauren Legarda. Meron pa palang naunsyaming pangarap na maging astronaut, okay? Bago siya naging journalist. 1968 yon, batang-bata. Kasi diba Neil Armstrong? Yes. Na-amaze ka, tapos narinig mo lang sa matatanda eh. Lalabas ka sa garden mo, sa kadiliman. Tapos isipin mo, parang nakarating dyan ang tao. Correct. Si Armstrong. Oo. So, yan na naman yung utak ko. Ang daming panaginip na, ano yung salita? Naunsyami. At doon na nga siya napunta. Sa mga makeup room at studio ng ABS-CBN. At that time, magkasama kami ni Lauren. Pero bago yan, Corina, meron na unsyami na panaginip. Gustong-gusto ko maging news journalist ng ABC News. Sa Amerika. Hindi ABS-CBN, ABC at CBS or NBC. Dalhangang-hanga ako kay Barbara Walters, at Diane Sawyer, at crush ko si Peter Jennings, at pinapanood ko si Dan Rather. Right. At I used to watch... They were the superstars. Yes! Then. I used to watch 2020, 60 Minutes, and Ayon on LA. Kaya naman pala. Yun. Nag-apply ako doon. Nagkaroon ako ng TV show. What? KSCI Channel 18 in 1985. And then? The name. Sino kaya may premyo? Oh. Manila Envelope. Oh, I remember! Season lang. As a member of the Los Angeles Press Center. Wow! That was 1984 or 85. Right, right. Pero, hindi ako nakuha sa malalaking networks. Correct. I just, so, balik Pilipinas. Oo. After 86, di ba nagkaroon ng EDSA Revolution, nagbukas ang ABS-CBN, and I was one of the first employees and staff on cam with Angelo and Larry Nang. Hindi pa si Angelo noon eh. Larry Nang pa ang kasama ko noon. So talagang mainly anchor, no? And yes. Magazine producer. Yes. Producer ka na rin noon. Executive producer at 26 years old Pep Talk. People, events, places. Hi, welcome to Pep Talk, a show that features people, events, and places. Who knows, you might just be one of them. I'm Lauren Legarda. Ang dami mong pinuntahan. Ay! Talaga, akyat ng bundok, tatawid ng mga kung anong... Correct. One of the first stories was yung mga Negritos of Zambales. Pinuntahan ko. Ano yung pinaka-wild na ginawa mo as a show host? Ay, grabe. Okay. Ikaw, sumakay ng hang glider. Ang usapan ay sasakay lang, take off for a few feet, tapos baba na for a spiel. Bigla ba naman sinakay ako... Umikot kami hanggang Taal Lake. Nakaluyluyan pa ako dyan with a foreigner na nasa hang glider, nakaganun ako. Oh. I was so scared. Bata ko noon, I was in my 20s. Oh. Tapos nag-rock climbing din ako, I think in Rizal. We did some rock climbing also. So I was very adventurous. So that's the wildest. What's the most unforgettable interview? Dami mo nang in-interview, ha? Nelson Mandela. We are privileged to come face to face with a man whose courage had inspired the dawning of a new South Africa. President Nelson Mandela. Ah, alam mo ginawa ko? Oo. Sumulat ako sa mga heads of state or even those I want to interview. You know, I even wrote the PLO chief at the time, Yasser Arafat. Paano ka man ma-interview? At saka snail mail pa noon. Right. Then I wrote Nelson Mandela. I think kaka-release lang niya sa prison and he became president. Of course naman, walang sasagot. And one day, he had a state visit coming to the Philippines and they sought me out. Who was this young journalist who wrote us? So I had an exclusive one-on-one interview with Nelson Mandela. President Mandela, you were at the forefront of a struggle against apartheid. How was it like during those many years of struggle
and incarceration. A struggle is never something very easy. It has broken many otherwise very powerful and courageous people. Naaalala ko, syempre, nung college ako, and people don't know this, so hindi ko alam kung anong course ang kukunin ko, right? I just knew at that time I wanted to make money, but I also wanted to be famous. Ah. Sabi ko, okay, maging artista kaya ako. Uh-oh. Ay, naku, sabi nila, malaki daw ang kinikita ni Lauren Legarda. Bilang isang ako pala Yapi, yeah, you were the icon. Ah. Yapi newscaster, Channel 9 yes. at that time. Newswatch. Oh, Newswatch. With Harry Gasser. Newswatch with Harry Gasser. So, I am going to be a newscaster. Hindi so, malaki kita ko. Alam magkano sweldo ko? Oh. 75 pesos a day. So, laki naman, malaki, sobra. Grabe. Malaki na ba yun? Kaya I had to work during the day. Oh. Oo. Kaya lagarista ka dati pa. Oo. Oo. Kung tatanungin mo, Corina, who's one person I owe so much to? Orly Mercado, professor. Ang bait-bait, tinulungan ako, binigyan ako ng break, maski na naninervis ako, mali ma rin pronunciation ko mo. Di ba? Correct, correct. Sabi ko pa naman noon, Seoul, di ba? Dapat Seoul, South Korea. Seoul, Korea. Seoul. Tapos ganyan, Seoul. So hanggang sa show, kinokorek ako na, eh, nagkakamali. Right, yeah, right. Hanggang ngayon matanda na tayo, nagkakamali. Oo oh, naman. Eh. But what do you think about, well, hindi kami nagkasama ni Lauren, no? Because you were World Tonight, ako magandang umaga. And Hoy Gising. And Hoy Gising, talaga magkaano. Uh-huh. Pero, of course, alala kita. Hindi alam ng tao lahat ito, ha? Ang tingin talaga sa kanya, donya siya pagkatapos, ariglado lahat. Hindi natin alam, lagarista pala dati. Cowboy, tsaka cowboy ako, simple lang. At saka DJ. At saka nagbabaon para oo, matipid. Oo. Ever since matipid correct. Kasi Ilocana, di ba? So, ibang-iba, hindi ba? Iba. Then and now, because of, what do you think? Because of the internet, because of social media, because of the digital platform. Di ba tayo noon? At saka walang cellphone, di ba? Landline. Verify tayo ng verify dahil pag magkamali, naku. Naku, masuspindi ka. Suspindi. At saka, di ba bilang executive producer, pareho tayo ng mga programa natin. Mahirap ang trabaho pero enjoy tayo. Correct. So one would think that dahil all around ka nga, lahat, pinapakialaman mo at ikaw na rin yung boss na you would rise corporately bilang pinaka-boss ng news. Pero hindi. Parang naakit ka, napunta ka. At by the way, nasa kanununuan mo ang pagiging journalist din. Dahil sa lolo mo. Saan ang galing yung politika? Wala alam mo, talaga. I was thinking at that time, Lauren. Ha? Sabi ko, ito tong si Lauren. Parang, sayang. Sayang to, pero okay na rin kasi pag umalis siya, ako naman ang kapalit niya. Sabi mo gano'n, yay! Mamumulite ka na si Lauren! I was 37 years old. You were so young. 37, I gave it up. And oo. I think it's safe to say I was at the peak of my career. Walang balak. Ang tanong, bakit mo iniwan lahat yon para sa politika? Ini-interview ko si President Ramos. How will you make sure that the anointed one will continue with his programs? What kind of qualities would there be in the man whom you will endorse or anoint? Man or woman? Man or woman. In 1997, and he knew that I took up the National Defense College course, Master's in National Security, yun din ang kanyang alma mater. Sabi niya, ba't hindi ka mag-senador? Ay, hindi po, I'm very happy with my career. Subukan mo, test the waters. I said, no, Mr. President, I'm very happy. Test the waters. And then, former Speaker Joe DeVenecia and his wife, Manay Gina, were coming up with a slate for 1998 when he was running for president. And they got me in their, they drafted me in their slate. And the rest is history. So I won number one at the time. And of course, I resigned. When I resigned from ABS, biglaan. Biglaan talaga yon. Maya-maya, meron ka na naririnig Lauren Lorenzinta. Oo, ganun. Oo. Biglaan, it was like, it was offered, I said no. Then he said, test the waters. Nagpunta akong La Union. And I said, type ko ba yung ganitong buhay hanggang madaling araw? Manong Joe and Manay Gina were so kind to me. They said, we'll put you in the Lakas slate. And many people wanted to be their cabinet members, all of it. I was all of 37 years old. And
I was giving up so much. But then I realized, Corina, dahil yung mga storya na ginagawa ko noon, hindi na pep talk, inside story, trafficking of women and children. Correct. Ang sakit, di ba? Kinakalakal bata-babae. So much problems, even yung dumi ng Pasig River, di ba? Dumi ng Payatas, Smoky Mountain. Yung mga hamon na gusto kong gawa ng solusyon. So I thought, maybe it would be good if I become a lawmaker and do the laws that could solve the problems that I documented as a journalist. So nagawa mo naman. And true enough, yes, yung Ecological Solid Waste Management Law, isa sa mga unang batas na aking nagawa nung ako ay 39 years old, at yung Anti-Trafficking in Persons Act na it criminalizes yung pangangalakal ng bata at babae. So, in that way, I found fulfillment. Hindi na ako nagsisi na iniwanan ko ang aking karir sa telebisyon dahil nahanapan ko ng solusyon ang mga problema ng aking mga na-feature. At diyan nagbunga ang 10 environmental laws hanggang sa Clean Water Act dahil sa kadumihan na nakikita ko noon sa Pasig River. Hanggang ngayon ay madumi pa. I know. At marami pang iba. I'm going to ask you that. Hindi ba nakaka-frustrate yung, siyempre, inalay mo yung buong buhay mo, pamumuliti ka is na hindi madali. Ang dami mo kailangan pakisamahan, kausapin. Pero masasabatas, ang tanong, nagagawa ba? Na-enforce ba yung mga batas? Maraming batas na e-enforce. Meron din mga malaki ang kakulangan sa maraming dahilan. Kulang ng pondo, kulang ng political will. Iba, hindi na alam ng mga tao that it exists. Ka-importante, information dissemination at yung oversight function ng Senado, ng Kongreso. Bakit kapag batas na, bakit hindi magawa na pilitin ninyo ang mga local government? Mahirap yung implementation. Oo. Mahirap ang enforcement. Mahirap magbago ng pananaw at ng utak at kinagawian ng mga tao na higit sa 100,000,000. Hindi madali yun, di ba? Pero magtsatsaga ako at hindi ako mag-give up. Yung MSME law, tuwang-tuwa ako. Micro, small at medium enterprises, di ba? Panahon ng pandemic, ang daming mga nagsulputan, mga maliliit na negosyo. Tapos nakikita mo sa maliit na puhunan na may mga MSME programs ang gobyerno, kumikita sila na itawid nila yung pandemya. Ay, salamat! May MSME law. Hindi man nila alam kung sinong sumulat ng batas, basta alam ko na yung batas ko nakatulong sa kanila. Wow. So ilan lang yan, nakakatuwa. Correct. So that's the psychic reward. So malaking tulong. Yung tulong na bibigay mo sa marami is what is your fuel, is what gets you going. Pero aminin mo, okay, ito. Alam kong seasoned politician ka at hindi pala hanap ng gulo. Pero aminin kung minsan nakakainis ang kasama sa Senado at Kongreso, o anong tingin mo doon? Kongreso, one term lang ako. At lahat ang babait sa akin, at pandemya yan, hindi kami nakikita, Zoom lang. Sa Senado naman, tatlong termino, pang-apat na. And you know, pag nagdidiskurso kayo, debate, that's par for the course. Ibig sabihin, ganun talaga yun. Pero so walang, hindi mo pinapersonal? Walang personalan. Eh, yung iba nang emersonal at pinapersonal nila. Oo nga. Diba? Pero I hold them in high regard, at saka iba-iba naman ang area of specialization, kung may debate man, kung meron mang pagkakaiba, that's part of democracy, hindi ba? Pangit naman yung pare-parehong pananaw nyo at palagi kayo agree ng agree, di ba? That makes it more interesting. Ayun. Siguro mahaba kasi ang pasensya ko, but you know, actually, I enjoy being with them. Mm-mm. I don't say this as a politician, being diplomatic because we're on TV. I look forward to going to session. Ano pa ang gusto mong gawin dito sa susunod na 3 taon mo? Yung higit na 4 milyon na walang trabaho ay magkaroon ng pangkabuhayan. Dahil bilang author ng MSME Law Micro Enterprises, na sana'y mabigyan sila ng kapital at tulong para magkatrabaho at makaahon mula sa pandemya. Yun ang gusto kong Ayun. Gawin. Ayun. Naku, yes. Sana all. Ay, matutuwa kapag daling kita sa Antique. Oo. All the unemployed, ay, nagkaroon sila ng
May dairy farm, nagkaroon ng sewing machines, ng weaving center, nakakapanglabot hanggang mga katutubo. Indigenous people gumagawa ng mga banig na bag. Ang gaganda. Nakakatuwa. Hanggang yung mga tao sa barangay, tinuruan ng embroidery. Ang gaganda na parang yung mga Vietnam na mga magigandang embroidery. Beautiful. Well, I really, really hope that, you know, you get to legislate that. It's a good thing. It's a matter of funding it lang. Correct. In the national budget. Tama, tama. Yes. So, paano ka nagre-relax sa gabi? Spotify. At mahilig ako kumanta. Meron akong karaoke sa isang kwarto na matagal nang hindi nagalaw. Totoo. Bago mag-pandemic, may karaoke. Ano lang favorite song mo? Ay, naku, Corina. 70s and 80s. Marang, pag magsimula ka dyan, hanggang gabi tayo dito. Diba? Naku, si Lauren po ay isang plantita. Kaya alam nga yan, aratilis, yung mga kung anong kinakain. Okay, so... Ayan. This is one of... Kasi kaysa bumili pa akong bulaklak, yung mga kaya lang itanim na hindi naman mahirap itanim. Pero hindi lang bulaklak dito, Corina. Okay. So, wow! Kumakain ka ba ng, uminom ka ng passion fruit? Diba sarap? Oo naman. Ayan o. Yan yun! Passion fruit. Tapos yung kinakain natin sa salad na blue ternate. Oo. At saka ilublubo lang sa hot water. Blue ternate tea. Totoo. Yung blue pea flower. So, pwede kunguyain ngayon yan? Yeah. Oh, ang really? Sarap nito. At saka, you know, just, it's edible flower. Ang daming edible flowers. Pero ito sigurong star okay, cluster. Okay, so ito ngayon ha. Ito, kakainin ko ito ngayon kung hindi may ambulansya ba dyan? Teka, hindi ko pa inugasan. Okay lang isang yan. Piraso lang. Lang. O, isang piraso lang. Isang piraso lang. O, ayan. Ayun, oh, see them. Kita mo naman talaga, that's what you call integrity. Nauna siyang kumain bago ako. Blue pea, blue ternate, meron. Ano may scientific name nito? Ay, teka, may catch. It's an aphrodisiac. I need it! Bilang senadora ngayon, ito pa rin ba ang gusto mong isulong? Patuloy, kasi... Pag kinabuhayan mo ng ganun, kinalakihan mo, yun pa rin. At syempre, yung mga ibang batas pang nagawa na natin, yung oversight function to make sure na ay ini-implement yun. Especially during pandemic, na-realize natin, kailangan natin protektahan ang ating kapaligiran, kalikasan, saan ba nanggagaling ang mga infectious disease, ang mga sakit, pati na dengue, patas ngayon ng dengue. Right. O, dahil sa basura. Ba't kailangan may basura? May batas naman tayong Ecological Solid Waste Management Law. Di dapat maghiwalay-hiwalay ng basura sa nabubulok at hindi nabubulok kasi may pera sa basura, di ba? Zero waste. Wow. Ayan, biglang lecture na. Alam mo yung pera sa basura, ang daming biglang nakinig sa atin. Oo, kasi pagkakaperahan pala ang basura. Pumunta ka sa Payatas. Oo. Barangay Holy Spirit. Right. Nakakatuwa. Ang ginagamit nila mga plastic, ginagamit nila yung mga lumang papel at ginagawang mga produkto na kumikita. Ganito talaga ang downtime mo. Talagang dito sa mga halaman. Halaman, gulay, puno, hangin, ibon, paro-paro. Yeah. What is the most important thing? So, I wish we had 2 episodes with Senator Lauren Legarda, pero sa haba ng naging biyahe mo sa buhay, ito, katahimikan din ang ending mo every single day. So, what's your life learning? Live the present moment. So, just enjoy the moment, relish it, be grateful. Alam mo, Corina, pag nagigising ako sa umaga, bubuksan kong bintana, umaaraw, ay, salamat. Mainit ang araw. Pag umuulan, ay, salamat. Ay, nadidiligan ng libre ang aking mga gulay at halaman. At maginaw ng konti ang panahon. So, I think gratitude for everything, even on downtimes, which can be a lot. The stress, the anxiety, the worries, the fears, that's part of life. But live the present moment. Be grateful for what we have. Pasalamat tayo kung anong binigay sa atin para sa atin. Yung ating gusto na hindi natin nakuha,
hindi para sa atin. Mm. Actually, simple lang eh. Wala naman akong profundities sa buhay eh. Mm. Ang dami ko ng leksyon. Mm. Maraming pagkakamali. Pero it's how you get up after you stumble that matters, right? Right. Mm-hmm. And she's full circle at graduate na maraming bagay. And this is not too little. Tingnan nyo naman. Masagana ang buhay ni Senadora Lauren. We're very happy for you. Thank you so much for the tour. Not just of your small farm and garden, but also of your huge life. Maraming salamat touring us through your life, huge Senadora. Life, checkered or plaids, let's never be embarrassed because there's always lessons learned. And the lessons we share with other people so that they can learn from your life. Ay, nako. Parang yes. Gusto ko nang maiyak. Kumain na lang muna tayo ng salad. Okay, yeah. Let's go. Okay. Thanks, guys! Organic, thanks. Ha? Organic. Organic everything, of course, without fertilizers. And pag may fertilizers, kailangan organic pa rin. Yes.